Welcome back mga kalapatids. Nag-loop visit nga tayo dito kay Sunrise Loop. So, malapit lang to sa amin sa Brookside. So kaya natin siya pinuntahan. Merong kapatid dito yung solo clacker ng Tacloban. Brother and sister. Yun yung pinunta natin dito. Nasa kanya. Binigay sa kanya ni Madski Loop. So ito si sir. Ang maswerteng may kapatid ng solo clacker ng Tacloban. Salamat sa WPFC. So titingnan na muna natin yung kanyang mga yung loop bago natin siya interviewin. So ito, flyer's loop. Cock and hen. O yan, napaka-cute ng loop niya. Tapos dito sa gilid, mga hen. Stock loop. Stock bird. So dito siya nagbe-breed. Matitindi naman ito kahit kukunti. So, meron daw ano dito, 3 times Basco Batanes. Ayun, matindi yung laman pala nito. Hindi basta-basta. Ito yung galing kay ano, idol Dennis Palma. Tacloban specialist. Lulahi ng mga Tacloban. No, matitindi nga yung mga kalapati dito. Simple-simple yung loop. Pero big time yung mga kalapati. Magandang hapon mga kalapatids. Ako nga pala si JB Sarip, no? Bago lang tayo sa pagkakalapati, nagsimula lang ako nung September nung pandemic. Oo, na mahilig ako dati magkalapati pero yung alaalaga lang nung bata. Ay nabigla ako nung pagbalik ko. Matindi na pala yung industriya na pag-iibon natin, mas enjoy, no? Itong mga ibon ko rito, pinagaluhalong mga sikat na panseer, no? Kasama yung ating idol na si Reggie Cruz, may ibon din siya rito. Nandito yung kanyang ibon, sila Yuan, sila idol Dennis Palma, no? Pati yung kay Judsy, nakakuha din tayo, no? So yun po yung pinaparami natin ngayon dito, doon din pa naman nasusubukan, pero importante, enjoy lang muna tayo, no? Sabi nga nila, swerte talaga, may kasama swerte talaga yung pag-iibon. Importante, nag-enjoy tayo. Si Sir Madski Loop. Siya yung breeder ng Tacloban Clacker. So ito yung ano, sikat na sikat, pinag-uusapan ngayon yung ibon niya. Kasi nga, siya yung nag-breed ng Tacloban Clacker sa WPFC, yung kasabay ng PHA. Ito, si Sir Madski Loop. Magandang araw po. Ako po si Madski Villarama Loop. Taga Santa Ana. Dito tayo ngayon sa loop ni Bro Kokoy. Akin tong loop na to, hindi kanya to. Ilan taon na kayo nag-iibon, sir? Kababalik ko lang nung 2018. Tumigil kayo? Oo, tumigil. O, diretsahan na. Anong lahi nung nanalo sa WPFC, yung solo clacker ng Tacloban? Yung lahi noon, yung hen, galing yun sa tiyuhin ko, na si Bot Rojas. Yung magulang nung hen na yon, nung Andre Russell, inbreed yon. Kasi magchahin ang pinagpares ng chewing crown, magchahin na ibon yon. Kasi nga lumabas yung inbreed na Andre Russell na yon. Andre Russell yon. Tapos sobrang hirap dinanas to kasi ilang bitaw lang yun, bali lima, no? Ang gantong igaraw, lima lang, simula basta puro laktaw yun. Bali sa North siya na karera? Hindi, sabay ko lang, kasabay lang kasi wala akong budget nun eh. Sinasabay mo lang? Sa derby yun. Tsaka talagang subok lang yun, sinubukan lang ako kung ano. Ang training siguro nun, dalawa lang. O isa. Basta, konti lang yung bitaw niya hanggang tugigaraw ko. Kasi ako lang kami sa budget eh. Yun yung istorya ng hen na yun. Tapos yung Paris noon, yung line breed Alphonse, ibinigay sa akin ni Lester Sumang yun. Alphonse. Bago niya ibigay, anong pagkabigay niya noon, sinabi niya na, Papso, kaya na yung mag-aahon sa'yo sa putikam mong karir. Sa pigeon industry. Galing, ayun, totoo nga. Totoo nga, sinabi ni Lester. Gumana nga yung inanak. Unang lipad lang yun, yung anak na yun, unang lipad lang yun. So, balita ko nga, wala daw experience yung nagkarera. Wala, pinilit ko lang yun, si Kuya Romeo Rojas, pinilit ko lang yun.
Na magkarera? Oo, na magkarera. Ay, hindi talaga. Alaga lang yun. Alaga lang. Ayaw nun nung karera. Ayaw nyo. Oo, ang galing. Ano? Tapos? Inilit ko lang siya. Kasi sabi ko, karera mo, ilabaw mo itong mga ibon na ibibigay ko sa'yo. Tapos yun, ha? Kinarera niya nga. Tapos wala rin tos-tos yun. Walang mitos-mitos. Ah, ganun. Walang galing talaga yung ibon, ano? Oo. Ano talaga yung ibon. Unang lipad yon kasi siya lang nakapagpalipad nung palahi ko na ganun kasi wala akong napaamo nun. Ah, nawawala? Oo, tatlong... Ibig sabihin, yung dun sa nanalo, isa lang yun? Oo, isa lang yun. Pero ilan ang nililipad niya? Anim. Anim o lima. Yun yung natira? Oo, yun lang natira. Yun, isang alphonse lang yung natira sa kanya. Pero yung iba-ibang lahi yun. Balita ko sa mga lap, tumitira din yung ibon na yun. Oo, nung dulo na. Pang ilang lap? Yung alin, ano siya? Pang 8 siya. Patbalogan, second siya. Tapos nung Tacloban, solo clocker na siya. Magaling, ano? Oo, magaling na ibon. Magaling. Baga, pang ano siya, pang duluhan. Oo, pang... Pero yung, itong taon na to, ito yung pinakamahirap na karera. Oo nga eh. So para manalo yung ibon na yun, napakagaling. Oo nga, ubos eh. So, ako nga, ubos ang ibon ko eh. Mahusay yung ibon, napakahusay. Ang ibon na yun, napakahirap paamuhin. Ang hirap paamuhin. Yung lahi nila. Yung lahi nila, ang hirap paamuhin. O, pero pag napaamo mo, bibigyan ka ng panalo. Bibigyan ka ng panalo. Ayun. Unang-unang lipad yun, ng lahi nun. Ah, yun ang unang lipad. Unang... Kumbaga ngayon mo live binrid yung lahi na yun. Oh, last year, kumbaga tuloy-tuloy lang yung pagbibrid ko na yun. Ah, hindi mo binabaklas yung pares na yun? Hindi ko binabaklas yun. Kasi yung hen, maselan sa pares. Ayaw niya ng iba, binubugbog niya yung cap pagka iba ang pinares sa kanya. Tapos hindi siya nagpapakasta sa ibang cap. Sa loob ng breeding cage sa yung kasikip. Kailangan maluwag. Kaya ang ginagawa ko ron, kukulong ko yung mga ibon. Silang dalawa lang, papakawalan ko. Para doon sila makapagkastahan sa labas. Kasi yung hen masyadong matapang, maselan. Yung mismong nanalo na yon, may binigay ka bang special na vitamins doon sa ano, doon sa pagkakabreed mo na yon? Kaya nanalo? O yung, simple lang? Yung inakay? Oo. Hindi, yung ano, yung breeder niya, yung magulang niya. Ah, ano lang yun. Nung time na yun, di ba, pandemic, nagbe-breed na nagbe-breed. Pagka may sobrang malunggay, napakulang ko yung malunggay. Tapos yun, halo sa tubig. Tapos, grits. Yun lang, powder mix, yun lang. Ano yung powder mix? Yung inalo-alo na binigay ni Pops Lester Sumang na ano yung... Ah, secret, ano. Secret yun, secret. So, nandito nga ako mga kalapatids para kumuha ng lahi nung ibon na yon kasi nga kakaiba yung ginawa nung ibon niya ni Sir Mads Kilop. Pangdagdag reinforcement dun nga sa mga bloodline ko. Kaya ako nandito, bibili ko sa kanya ng inakay. Sana hindi mahaba ang pila. Balita ko ang haba ng pila dun sa pares na yon. So, yun, si Sir Mads Kilop. Si Popoy na nakauna. Oo nga, kaya nga ako nandito eh, para hawakan yung ano, yung mga kapatid. Yung ibon na nag-champion na yon, i-denominate ko yon sa isang auction. Walang nag-bid doon, wala. Ah, ganun? Oo. Kasi yung, sabi ko doon sa auction, yung iaanak nito, yun ang do-donate ko. Walang nag-bid. Yung mismong nanalo na yon? Oo, yung mismong nanalo na yon, walang nag-bid doon. So para talaga sa inyo yung ibon na yun. Sabi ko kayo, kasi wala nga ako magpakamo nun eh. Tatlo na nag-overfly sa akin nun. Kaya inano ko kay Kuya Romeo. Sabi so ko, walang nag-bid nung pina-auction mo. Oo. Pa-auction mo ulit kaya. Sigurado marami na mag-bid. So yun pala istorya nung ibon kaya na yun. Kaya binigay ko kay Kuya Romeo yun dahil subuhan ko kung kaya niyang paamuhin yung lahi nun. So, sakto na paamo niya. May nagano rin na, may nakabid din ng isang anak din noon, hindi niya napaamo. Ah, ganoon. Oo, nanalo sa bid. Binid niya 1,000 lang. Napakamura. Oo, napakamura. Kasi nga hindi pa kumakanay kasi nga nainis ako ron gawa nung hindi ko mapaamo. Ay, tanong gawin ko hindi ko mapaamo. So, yung mga gustong bumili ng lahi, paano ka kukontakin? Sa Messenger na lang ko, kaya kontakin nila si Popoy. O kaya si X-Machina, kontakin nila. So ito yung kapatid ng mismong winner, Pool Brother. Oh, pulano to.
So kung ano yung itsura nung nanalo, ganito rin yung itsura niya. Posibleng yan. O yan. So ito yung pinunta ko dito para mahipo yung mga kapatid. Kasi nabalita ako, nandito nga daw yung ano. Malalapat lang yung mga pakpak niya talaga. Yung nanalo, pang ilang clutch yun? Mga pang-apat yun. Pangatlo, pang-apat yun. Sa mga tuwid, si boss ang nagwagi. Meron siyang ano, brother and sister. Ito, dalawa kanya. So yan, binigyan siya ng kapatid nung ano, winner ng Tacloban. Ang pansin ko sa lahi niyan, ayaw nila nung maliit na kulungan. Pwede, paano to? Eh ano kulungan? Hindi. Napakalaki yan to. Hindi, maliit kasi kulungan ko eh. So malit siguro kanya-kanyang hiyang. Oo, oh, maliit lang talaga. Eh pagka yung mga winner nga daw, may mga uga-ugali. Baka ganun yun. May lahi ng ibon. Parang may abnormality eh, parang ganun. So yung ibon mo is galing sa parehas na inbreed? Inbreed, tsaka line breed. So yun mga kalapatid, sagkaroon tayo na idea. Magkaibang bloodline pero galing sa inbreed at line breed. Yun nga yung ano, solo clocker ng Tacloban. So napakahirap ng karera na nanilipad nung ibon na yun, kaya sobrang hanga ako sa ibon na yun. Yung achievements nung ibon na yun, ano yun, pang 8th place siya nung Allen, Samar. Katbalogan, 2nd place siya. Tapos, solo clocker siya ng Tacloban. Tapos, survivor niya, hakot niya lahat ng survivor. Mag-isa lang siya, hakot niya, mag-isa yung survivor. Pang 4th overall siya, sa overall. Bumutas siya ng Bulan Sorsogon. Kasi nainip na si Kuya Romeo mag-abang, pero hindi pa cut off. Tapos tinawagan ko si Kuya Romeo, Kuya, balik ka sa loop. Kasi baka mamaya nandiyan dyan yung ibon. Yun nga, bumalik nga siya, nandito na yung ibon. Prepare yung iklak. Prepare lock. Ubus na yung oras. Split seconds lang. Sayang ano? Sayang. Dapat cut off yun. Wala akong cut off yun. Sayang. So napakagaling talaga nung ibon. Ano mapapayo mo sa mga newbie o baguhang nag-uumpisang magkalapate? Ang mapapayo ko sa mga newbie, huwag kayong bili ng bili. paano yan? Bibili ko. Ano ka na eh. yung sa sistema, basta ano lang, yung huwag ba pabago-bago. Ayun. Kung ano yung nakasanayan nung ibon, nung breeder, huwag mo nang baguhin. Kasi once na binago mo yan, hindi naman kasi nagsasalita yung ibon eh. Hindi natin alam kung ano nararamdaman niya pag binago mo yung sistema. Hindi siya makakatanggi. Hindi makakatanggi. Kaya kung ano yung naumpisan, yun na yun. Huwag nang baguhin. So, sino yung pinaka-mentor mo talaga yung nagturo sa'yo? Talagang nagturo sa akin si... Dati, yung unang-una, nagturo sa akin si Yanik Burabi. Yanik Burabi. Yan, nagturo sa akin yan. Tapos si CJ Castro, yung... CJ Gulok sa, yung maano sa MMFC. Kasi ito na ngayon, si Lester, si Pops Lester Sumang. Yan ang madalas magturo sa akin. Tapos kauli-uli, ito na. Tinuturoan na rin ako ni Popoy. Siya na nagtuturo sa'yo. Basta, hindi lang natin ang pag-iibon. Kahit gulong. Ako nga, gulong eh. Sarili yung lipad. Gulong ako. Hindi talaga para sa akin siguro yung lipad ng Alphonse na yun. Shoutout kay Pops Lester Sumang. Salamat. Shoutout sa'yo, Pops. Kay Rodel. Ex-makina. Ex-manyak. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Boss Dennis Rosales Palma. Boss! Shoutout sa'yo, Boss. Kay Jojitan. Shoutout sa'yo, Boss. Insan, Jojitan. Kay Orbolop. Kay Dan Capo. Shoutout sa'yo. Kay Boss Yuan Lim. Shoutout sa'yo. Kay Tol Bansep. Shoutout sa'yo. Si Cecilio Binalia, shoutout sa'yo. Uli mo lang ako. Marlon Padalo, yan, shoutout. Sino yun? Siya. Ito yun, si Marlon Padalo. Boss Idol, shoutout nga pala sa Team Kalapatot. All po namin yun, samahan po namin yun. Yun. Kay Ahmad Villarama, sa anak niya. Kay Leonard Toralba, shoutout. Enjoy ng pag-iibon. Okay kung lang. Para sa atin talaga. Ayun lang, salamat. Ayos.